pinangarap ko rin pang mag-iisang Super Saiyan. Para sa iyo ang episode na ito! So dito po tayo sa another episode ng STIMsneaks TV. At ako po ang inyong lingkod, si Ash. So for this episode, makikita nyo, naka-Goku shirt ako kasi may kinalaman sa kanya yung episode natin for the day. So because today is May 9 and today is the Goku Day. So sinu-celebrate ngayon yan sa Japan, and also yung mga ibang sobrang fan si Goku ay alam na ngayon yung araw ni Goku. So as you all know, I'm also a big Dragon Ball fan. Kung makatandaan nyo, nagkaroon na rin ako ng episode about sa Dragon Ball, yung nag-unbox ako ng mga figures nila. So you can check it on the upper right link. So yung sabihin, this episode is all about Goku and also Dragon Ball. So i-check natin kung saan nagsimula ang Goku Day, ano ba ang meron doon, paano ba ito sineselebrate, and also i-check natin yung collection na Dragon Ball na kapatid ko, dahil karamihan sa mga collections niya ay Dragon Ball at si Goku. So sakto-sakto yung day na to para sa collection niya. And recently, doon sa content ko about bakit naging babae si Dennis sa Tagalog Ghost Fighter, meron doon nagtanong na paano ba nagiging Super Saiyan si Goku. Basta mo ganun, post ko dito. So para sagutin yung katanungan na yun, the obvious reason kaya naging Super Saiyan si Goku, because Goku has a Super Saiyan blood, or a Saiyan blood. Dahil galing siya sa planeta ng mga Saiyan. So yun na yun. So kapag may durong Saiyan ka, meron kang chance, malaki yung possibility na makakapag-Super Saiyan ka. And I just want to shout out yung mga pinagkakatiwalaan ko para sa mga anime merchandise. First is yung Nanairo Toys and Hobby Shop. You can check them on Shopee. Yan, makikita nyo yung mga binibenta nila, at you can check also them on Facebook. Second naman is yung Bravely Decals. So sobrang maganda ang mangyayari sa mga gadgets mo if you will use their decals. So pwede kang magpa-customize ng kahit anong gusto mo na decals. Like Nanairo Hobby Shop, meron din silang Facebook page, and also you can check their Shopee page. So yan, makikita nyo dyan. Pwede nyo i-click dyan. And I've also played the PlayStation 4 Dragon Ball Kakarot. So kung may PS4 ka at di mo pa nalaro, laruin mo na kasi sobrang ganda. So mula bata pa ako hanggang sa tumanda na ako, ay meron pa rin Dragon Ball. So for all my life, Goku has been my favorite character in Dragon Ball. And also kasama na rin doon yung iba kong favorite na characters, si Piccolo at si Trunks. So samahan niyo ako para i-check ang history at i-check na rin yung collection ng brother ko. Tara! So yun mga Stig. I-check na natin ngayon kung bakit May 9 o yung tinatawag na 5-9 is the Sun Goku Day. So nakalagay dyan, the most important holiday of the year starting in 2015, May 9 has been recognized officially as Goku Day or Goku no Hi by the Japan Anniversary Association. So yan, nakikita na natin yung pinagmulan. Puro si Goku, yan yung pinaka para mga poster niya. And dyan lagi natin, May 9 has been regarded as Goku Day in Japanese. 5 is pronounced as Go,
and 9 is pronounced as Q. So kapag pinagsama mo, magiging Goku. Ayan. Go and Q. So Goku or Goku. 'Di ba ang galing? Pero ayan, yun nga. Officially dineklara na siya. Kasama pa ang toy palagay diyan. Ayan. So makikita niyo diyan yung voice actress ni Goku, si Masako Nozawa. So from year 2015, naging official na na May 9 is the Son Goku Day. Yan, pinapakita yung malaking balloon ni Son Goku. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung collections ng brother ko na si Arquiel. Yun, siya yung pinakabunso namin. And nag-collection ng mga Dragon Ball figures. And usually, si Son Goku talaga yung pinakamarami niya. Makikita nyo dyan lahat ng versions ni Goku. So meron pa dyan yung mga kinustomize niya. Mamaya medyo i-check natin mabuti kung ano yung mga bagay na kinustomize niya. So nandyan ay mga iba't ibang line like MSP. Merong ilang grandista. So sobrang dami niyang Dragon Ball na figures. So lahat ng versions ni Goku ay meron siya, almost. From Super Saiyan 1, 2, 3, 4, Super Saiyan Goku Blue. I believe meron din siya nung Gogeta and Vegeto. And kung makikita nyo dyan sa left side, nag-customize din siya ng mga bootleg figures like this one. This one is a Goku Hypebeast Yakuza. So bootleg yan, yung pinakatotoong itsura niya ay hindi ganyan kaganda. Pinaganda niya ng sobra at ligyan niya ng mas magandang tato. And another one is yung isa pa niyang bootleg na Son Goku na Super Saiyan is nirepaint niya. So yun, makikita yun, napakaganda ng pagkaka-repaint niya. Yan yung original na itsura ng bootleg. At kung compare natin siya dun sa bago ngayong kulay, eh sobrang mas na-improve na. So kaklarify ko lang, yan lang yung dalawang bootleg na collection na kapatid ko. All his collections are all legit and authentic. And yan, nakikita nyo yung kanyang kama na talagang Dragon Ball themed din. And yung puzzle poster niya ng Dragon Ball characters. Ayan, napakaganda. Yan ang favorite ko na part ng kwarto niya. So yun lamang po. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood. God bless po. So yun mga sticks. So sana nagustuhan nyo at marami kayo tulad sa episode na ito. Comment down below kung meron pa kayo naiisip na Dragon Ball topics na pwede rin pag-usapan sa ating channel, ang Hashtag TV. And lastly, comment down below kung meron pa kayo naiisip na anime topic na pwede rin pag-usapan. So, as always, please like, comment, share, subscribe, and hit that bell button para ma-update and notify kayo sa mga next videos ko. I'm Ash for STIMsneaks Customs. Always be a STIMsneak.